All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think. So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi Baliwag Branch para sa update natin. Meron tayong nakita dito na bago na motorcycle nila, no? Rusi Delta X 125. Para sa lahat ng mga gustong kumuha na ito, nandyan sa dulo ng video yung kanilang contact number at yung price nitong motorcycle na to. Ayos na ayos siya. So ayun na nga, ngayon 2023, ngayon tayo nakakita ulit ng Delta X 125. Kala ko kanina, Volt. Gusto ko rin makita yung Volt eh. Hawigan siya nito, pero iba yung kanyang headlight. Okay? So meron sila rito tatlong unit at tatlong kulay. Ito yung kulay red at dito naman yung kulay black. Doon sa loob, nandun yung kulay blue. So ayun, ikutan natin tong kulay red na to para sa update natin at umpisa na natin. Let's go! How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us. So ayun na nga, yung umpisa natin dito sa kanyang headlight na alam naman natin inspired to sa XRM. Hindi naman mapagkakaila yun, pero ayun, oh, ang angas pa rin talaga. Yung mga ganitong motorcycle, ang sarap ipang off-road nito. Palitan lang natin yung gulong nito. Pwede mo na itong ipang trail, di ba? So ayun nga, yung kanyang headlight is aggressive pa rin yung kanyang looks. Medyo kakaiba lang talaga yung datingan dito. Pero sana ginawa na itong LED yung kanyang headlight, no, para at least sa mga upgrade, para lahat ng ilaw niya is LED na lang, kasi nga itong kanyang headlight is bulb type pa rin. Pero yung kanyang signal light is flexible siya ng konti, pero ingat tayo rito. Pero kagandahan dito, LED na siya. So yung side nito, tingnan nyo naman, di ba? Ang angas nung datingan. So meron siya mga sharp design din dito. And then meron tayong decals dito na kulay black and kulay white. So meron siyang Rusi logo dito sa harap. Okay lang yan. At meron dito. So sana dito na lang sa harap. Okay? Sana tinanggal na nila to. Pero para sa akin, tatanggalin ko to. Okay na isa dito eh. So ito nga pala ay Euro 3 na din. Okay? So yung kanyang front fender, mahaba yan, no? Yan. Tsaka flexible yan. Meron siya mga lining. May mga curved design din yan. May mga sharp design din. And mahaba din yung kanyang extension para dito. So yung extension niya, may extension pa na kakaiba yung texture dito. Pero kung ayaw nyo neto, pwede nyo tanggalin dahil may mga bolts naman yan. Naka-telescopic fork tayo dito. May rubber boots siya dito. So ayos yan, para at least hindi masyadong nagagasgasan yung ating shock. Mags tayo rito, at yung size nga pala ng gulong dito ay 2.5 by 17. So tube type pa rin naman itong tires niya. So dito naman is naka single disc brake tayo rito, wavy design. Naka dual piston caliper tayo rito. And sa part na to, kita nyo yung angas na ito, diba? Ang aggressive ng design niya. And dito yung Delta X na 125, ganda rin yung decals niya. Gusto ko yung pagka minimalist niya. And dito sa ilalim, meron siyang parang carbon fiber finish. Tsaka meron tayong protection dito na para din siyang carbon fiber finish sa makina niya. Ayan, protector to ng makina eh. Tsaka ang angas, ang ganda rin ng itsura niya. So dito may mga open part tayo rito para at least mas madali siyang palikutin yung ating carb. So carb type pa rin naman itong motorcycle na to. So yung kanyang makina, syempre 125cc to. Okay. Meron ditong naka-embossed na Rusi logo. Yung kanyang foot pegs, hindi siya napi-flip. And kagandahan dito ang kapal ng rubber. Tsaka maganda quality, ah. Mukhang quality naman siya. So yung kanyang kickstart, ito yung design niya. Simpleng simple lang, pero gusto ko yung texture dito. Yan, yung kanyang rear brake pedal. Hindi siya mukhang pang tricycle. Ito yung mga sinasabi ko eh. Malapad din yung kanyang tapakan. Smooth lang din pag tinatapakan to. Okay. So sa part dito sa unahan, or dito sa body niya, open part to. Meron siyang parang carbon fiber finish dito. And then dito sa part na to, medyo kakaiba na yung texture niya. So dito para siyang merong carbon fiber finish. Aggressive yung part dito sa kanyang likuran. And yung kanyang decals, minimalist lang. Meron siyang black and red dito. Meron din siyang mga curved design din dito. So gusto ko yung combination ng kulay. Kulay red and kulay white dito sa likod, no? Tapos meron siyang mga touch ng kulay black. Angas lang. So yung kanyang part dito sa kanyang foot pegs, kati-flip naman yan, stylish din to.
meron na siyang lock, meron na siyang parang carbon fiber finish. Ganda rin ang texture dito. Medyo kakaiba yung plastic na ginamit nila rito. Okay, so yung kanyang tambucho, yung elbow, medyo payat lang siya. Yung kanyang pinaka-pipe is meron siyang cover na stainless or metal naman to. Meron tayong makikita dito, Rusi and Euro 3, no? So sana yung mga ganitong motorcycle ni Rusi is gawin din, or meron tayong option na FI. Mas okay yun, mas tipid, di ba? So ayun nga, naka dual shock tire dito sa likod, hindi siya adjustable. Quality din yung ating swing arm dito, matte finish naman yan. Dito sa kanyang grab bar, ganda nung paint job dito, may mga glitter effect, oh. Glossy yan. Okay, then meron siya naka-emboss dito na Rusi. Yan, pagbaba natin, yung taillight niya is LED na, angas din ng datingan. Yung kanyang signal light dito sa part na to, yan, signal light and park light to. Reflector, yung kanyang rear fender, you know, flexible din siya. Tapos meron din siyang parang carbon fiber finish, tsaka yung kakaiba talaga yung plastic na ginamit dito, yung texture niya, no? Sa gilid, dito pa rin binubuksan yung ating upuan. Yan, bukas na yan, pero sana talaga is malipat na lang dun sa ignition key. Mas okay para sa akin yun, para at least balance, no? Kung ano yun dun sa kabila, sana ganun din dito sa kabila. Wala lang, masyado na akong maarte ngayon. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. So yun nga, naka drum brake tayo dito sa likod, at naka tube type pa rin naman to. Ang size dito sa likod is 2.75 by 17. So naka mugs din yan. Kahit dun sa harap, naka mugs din siya. Pwede nyong ipa-tubeless na to. Kahit yung stock tires nya, pwede nyo na yung gamitin. Tapos reserva nyo na lang yung interior nya. So yun lang, para at least, diba, in case naman na mabutasan tayo sa biyahe, eh hindi tayo masyadong hassle, maghahanap pa tayo ng vulcanizing shop para mapa-repair, diba. So yun nga, ang size nung kanya sprocket dito is 34, medyo maliit lang talaga. Kagandahan din dito, meron din siyang chain cover na flexible, at yung ginamit talaga na plastic dito, medyo kakaiba yung texture niya. Gusto ko yung ano niya, yung itsura, para sa akin, parang ang premium nung datingan niya, tsaka or angat siya para sa akin. So ayan, ito nga pala ay 4 speed na rin, at ito ay semi-automatic yung motorcycle na. So sa kanyang side stand, smooth lang din. Center stand, okay yung metal dito, tsaka yung sa side stand niya, hindi siya tinipid, no, ni Rusi. So sa kanyang makina, yung dito sa design dito sa gilid is meron tayong Rusi na naka-emboss. Then yung kanyang shifter, naka dual head. Magandahan, maganda yung texture dito. Dito naman sa upuan niya, medyo hindi siya ganun kalapad. May style siya, may parang pinagtabasan siya rito. Then dito naman, para din siyang may pinagtabasan. And then, meron tayong Rusi na naka-emboss din dito. So sa foam niya, sobrang lambot, tsaka makapal. May mga stitches naman yan dito. And then sa OBR din natin, meron din tayong makapal na foam dito. Yan, yung kanyang upuan, pwede kayong maglagay dito ng basic tools or mga papers, pwede kayong mag-ipit dito. And then dito naman is meron tayong helmet hook dito. So nakadapa pa siya, pwede nyo siyang i-adjust. Okay, iuunat nyo lang siya para at least makapagsabit kayo. So kahit papano, meron tayong makikita ditong compartment. Ganyan ang itsura niya, no? Pag nilagay natin yung battery, ayan, nandito yung battery, yung mga fuse, ayan, safe na safe yan kasi hindi siya agad-agad mababasa. Yun lang napansin natin dito. So sa kanyang tank is wala siyang cover dito. Pero sa 125cc, nasa 4 liters, okay na din to, tipid na din siya. Okay, so sa kanyang handlebar na naka-upright position tayo rito. Okay, so ayan, ganda ng finish. Ganda ng paint job. Gusto ko yung mga upgrade ni Rusi dito. Okay,
So, sa kanyang switches, pangkaraniwan na ginagamit ni Rusi. Ordinary plastic. Wala naman masyadong kakaiba sa kanya. Dito naman sa side is electric starter. Lever, okay yung style, okay yung paint job. Pag tiniga natin, smooth lang din. Yung grip, makapit din. No? So, yung throttle, mababaw. Siyempre, nakakag-throttle tayo eh. So, dito sa side is naka-semi-automatic tayo rito. Wala siyang clutch. Pero kung nagtatanong kayo kung pwedeng ipa-convert, hindi ko sure. So, dito naman is on and off ng kanyang headlight. High and low. Signal light. Busina. And then, choke. Yun. So, isa sa mga nagustuhan ko din dito ay naka-fully digital na yung ating instrument panel dito. So, di ko sure kung ano yung makikita natin dito sa loob, no? Pero, sure naman ako na nandyan lahat ng mga details na kailangan nyo. Okay? So, sa kanya ignition key, simple lang din. Ito yung susi niya. Maganda rin. Stylish. Mukha siyang robot. Pero, ingat tayo dito kasi madali siyang kopyahin. Okay? So, sakyan natin yung motorcycle para at least 5'2 na kagaya ko. Malamin nyo kung abot ba natin siya. So, pag naka side stand, ganyan ang itsura natin. Ganyan. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us. So, okay naman siya pag naka-side stand. So, clear, okay yung gulong. Naka-bomba. So, 5'2 yung aking height. Mataas siya. Mataas, nasa pinakadulo na ako. Ayan, pinakadulo na ako ng upuan. Pero para maabot natin yan, taas natin yung isang paa natin. Yan, okay. Ganyan naman talaga pangkaraniwan. Tapos, pag pinipiga natin yung ating rear, okay. Uy, malakas yung rear. Yung front, uy, ang ganda nung bounce nung shock ko. Ito yung magandang pang trail talaga. Maganda yung bounce nung kanyang shock. Sheesh! Yung kanyang turning radius, malawak din siya pero hindi siya ganun kalawak, no? Okay, pero mahaba pa yung ating clearance dito. So, yung shock naman sa likod, okay din yung bounce, maganda rin, okay, yung play niya. So, ayan, okay to, kahit pang beginner bike, pwede na to. Madalas nakikita natin to sa mga pang trail, mga pang bundok, pang habal-habal, ito talaga yan. So, yun nga, no, para sa lahat ng mga gustong kumuha na ito, nandyan sa dulo ng video yung kanilang contact number at yung price, itong motorcycle na to. Ayos na ayos yan. So, yun nga mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay marka mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos in-upload natin dito araw-araw. So, laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.